Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Hey guys, shout out sa lahat and hello everyone. Thank you so much po sa lahat na tumatangkilik sa akin. Painit ng painit ang bawat iksina ng first yaya. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel mga kazay. Alright! Ang hirap talaga dito sa sitwasyon ni Melody at saka ni Glen Acosta. Kasi nga, family first. Pero paano naman yung mga puso ng dalawa? Diba? So habang nag-uusap ito sa Aling Edna at saka si Melody, is bigla itong nagalit si Jim Rose kasi nga gusto kasi niya na mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng tatay nila at sinabihan niya si nanay niya na nawalan kami ng tatay at nawalan ka ng asawa. Masakit sa amin yun ay, kaya ituloy natin yung kaso at mananagot dito si Nina at lalo na dito si Madam Blizelda na siya yung nagko-cover up. So mahirap din sa sitwasyon ni Aling Edna kasi nga ayaw kasi niya na masaktan itong anak niya na panganay dahil alam niya kung gaano ito nagmamahalan at ang dalawa. So bilang isang nanay, so gawin niya yung tama. Gusto niya yung maituwid yung pagkakamali niya dati na tumanggap siya ng pera. Kaya nang konsulta ito si Aling Edna sa isang abogado na walang alam dito si Melody. Tinapat naman talaga siya ng abogado na mahina talaga yung laban nila. Aside sa presidente yung kalabanin nila dito, is kukuha, syempre kukuha yun ng magagaling na abogado at wala silang, kung hindi lulutang dito si Pedrito kundi at saka si Nina, pag hindi nagsalita, is lalo talaga tatagilid yung kaso nila. Kaya walang nagawa itong si Aling Edna kung hindi umuwi na lamang at malungkot siya at nag-usap sila ni Jim Rose. So habang nag-usap itong dalawa is bigla ito narinig ni Melody at yun nga hindi na rin nakatanggi itong si Aling Edna at yun sinabi na din niya sa anak niya na panganay na nagkonsulta lang naman din siya sa abogado. So samantala mga kajay is itong habang nag-usap ito si Aling Edna at saka yung abogado no, alihim dito nagmamasid at nakinig si Titus. Kasi nga, syempre, yun yung inaantay nila na pagkakataon, di ba? Nakabantay lagi sila ngayon sa galaw ng pamilyang Reyes. Kasi gusto kasi nila talaga na sisirain dito ang pamilyang Acosta para hindi talaga manalo dito si Glen. Oh, dito muna tayo sa palasyo. So itong si Nina, binigyan na din niya ng pagkakataon ditong si Jonas kasi nga totoo naman talaga na walang alam si Jonas doon sa kumakalat nga na balita. So yun nga is nag-uusap naman ng dalawa. Good thing yun kasi si Nina ngayon is handa na rin siya na ituwid yung mga pagkakamali niya 3 years ago at doon is naging proud dito si Jonas dahil bihira lang naman talaga yan sa mangyari na aminin mo yung mga kasalanan mong nagawa. So yun nga mga kazay, tumawag itong si President Acosta kay Melody gamit ang cellphone ni Norma kasi nga pag kanya yung cellphone is hindi naman talaga sagutin dito ni Melody at yun nga is malungkot kasi nga nanindigan talaga si Melody na wala nang second chance at wag nang umasa si Glen kasi nga hindi na siya makipagbalikan dito, 'di ba? Ang ano naman talaga na wala na, period na talaga. So itong kaibigan ni Melody is nag-inalok siya na mag-apply siya doon sa bakante kasi yung kakilala niya at doon na pwede pag-applyan ni Melody at tatanggapin na rin yun ni Melody at mag-apply na rin siya kasi nga kailangan na din niyang kumita at lalo na is wala na siyang trabaho ngayon at pangalawa din para naman din maging busy siya at makapag-move on na rin sa mga pangyayari sa pamilya niya, 'di ba? Sa love life niya.
Ay, nako, diba? Talagang tuluyan na talaga ito magkahiwalay siguro ang dalawa, no? So, ang aabangan natin bukas, mga kajay, is itong si Titus is tinakot niya itong abogado at tinanong niya kung ano daw ang tinatanong ni Aling Edna. At yun nga, sinabi na ni Titus doon sa amo niya na si Luis Prado. At yun, dinala ito si Aling Edna at nagkita sila ni Luis at inalok siya ni Luis ng bongga. Kasi ang gusto lang naman kasi mangyari dito ni Luis is papanig yung pamilyang Reyes sa bakod ni Luis Prado para tuluyan na masira dito si President Glen Acosta. Nako, nako, nako. Papayag kaya itong si Aling Edna sa mga plano ni Prado, ni Luis Prado. Si Melody, malalaman kaya niya mga ginagawa ng nanay niya? Oh my gosh! Samantala, si Glen, nako, nako, nako. Ano ang pwede niyang gawin para makumbinsin niya itong si Melody na okay lang naman tuloy yung laban nila basta hindi sila magkahiwalay? Kasi alam naman natin na mahal talaga na PGA itong si Melody. Nako, 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 ang hirap at ang gulo, diba? So, thank you so much mga kajay. Lagi ko sinasabi, no, na mag-ingat tayo sa dito sa paggawa natin ng mga content, no? So, mas maganda kung original content. Kaya lagi ko sinasabi, no, na good luck na lang sa atin at good luck din sa akin. Go-go lang mga kajay, always positive lang tayo palagi. Basta, sunod na lang tayo kung anong mga pinagbabawal natin para everybody is happy. Tulungan lang, walang hilaan. Doon naman sa mga taong na nakulangan, char, na hindi nila nagustuhan pa talaga yung ano ko. So, lagi ko sinasabi sa inyo na storytelling lang ang kaya kong maibigay sa inyo. So, kung ayaw niyo sa channel ko, so malaya po kayo na mag-escape or lumabas o maghanap kayo na doon satisfied kayo. Diba? So, yan lang muna mga kajay. Ingat kayo palagi. And God bless everyone. See you in my next vlog. Bye-bye! Mwah! Thank you.